At eto na, pumarito na po kayo, Reyna ni number 3, Jeline Olopre. Pak! Kanina laban siya si Rapunzel, laban. Ngayon siya na si... Ay, kanina... Wag na nga lang. Parang frozen din, di ba? Pag yung gilid. Oh, Elsa. Mo. Naging Elsa naman siya ngayon. Ang puti mo lalo sa pula. Salamat. Kuminang yung skin mo. Thank you po. Di ba? Luminous. Ang taas-taas din ng sapatos. Ng heels. Performer kasi siya eh. Kaya magaling siyang magdala ng sarili. Saka maglakad. Pahigad girl ka. Pabulate. Ayan. Jeline, meron ding bisita sa'yo. Bumisita para sa'yo. Eto na siya. Lushing, nandito ko. Si James Earl Elopre, ang bunsong kapatid. Ayan, binasa ko na kapatid siya. Ni Chili. Kanina talaga, ang tanga-tanga. Dino. Gaano na kayo katagal ni ano ni Chari? Since birth po. Ha? Kapatid ko po kasi. Sorry. Eto naman walang duda. Oo. Hindi mo to jowa dahil bagets pa to. Bunso niya itong kapatid. Hi, James! Hello po, Mami Vice. Kamusta ka? Okay naman po. Ilan taong ka na? 17 po. Ang bagets, no? Nakakamiss ang 17. Anong ginagawa mo nung 17 ka? Naku, ano? Jowa mo na si Gerald noon? Bagong artista ako? Ito naman. Jowa agad? Pwede magtrabaho muna. Nagtrabaho ka pala muna. Trabaho muna bago nag-jowa. So, anong pinagkakabalhan mo, James? Ngayon po ako po ay grade 12 student sa pamantasan ng lungsad ng Valenzuela. Shoutout po sa mga klase ko. And pwede ko po bang i-shoutout muna po yung teachers ko. Ma'am Eloisa and Ma'am Angela Reyes, thank you po sa pag... ayun po pala. Thank you po sa pag-excuse sa akin ngayon, first time kong magparang cutting. Absent siya. Okay lang, binati mo naman sila. Hi sa mga teachers niya. James, kamusta yung ate mo? Si ate po bilang kapatid, napaka-supportive po niya. Ate, ito na yung matagal nating hinihintay. Matagal mo pinapangarap to, di ba? Naun siya mima nung una, pero alam kong ibibigay ni Lord kasi deserving ka. Alam mo yan. And... dumaan tayo sa napakaraming pagsubok na wala si Papa, pero nandiyan ka, andito ako, di ba? Mahal kita, te. Birthday mo bukas, kaya sumahay lang, okay? Adya, fighting! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Thank you po. Ayun, nag-emotion na rin. Mag-birthday ngayon, no? Oo, ang sarap pag kinakanta ka ng birthday. Yes. Dahil everyday is birthday dapat. Dapat masaya. Ang sarap ng birthday. Anong birthday wish mo sa ate mo? Ngayon po, gusto ko lang na ma-provide niya yung mga pangangailangan ng Phronix. Kasi po, nakikita po sila nahihirapan. Lalo na po sa online class kasi napubuyat po si ate para lang po naghati po kasi sila sa isang cellphone. Tapos, syempre po yung bata, nakakompromise po yung pag-aaral niya kasi kailangan mag-work from home ni ate sa streaming. Minsan, nakikita ko si Phronix lalapit sa akin. Tapos, magsasabi, bakit gising pa si mama? Ganun, kasi hindi po siya nakakatulog kapag wala po si mama sa tabi niya. Hirap ng life. Kaya sana maging pagkakataon mo ito, ate, para mabili mo siya ng cellphone. At saka, idamay mo na rin ako kasi tingnan mo naman, diba? Huwag kang ano. Pero, ayun po. Ngayon, ate, pinursue mo yung career na pagkanta, musika, kahit na alam mong tutol si mama dito. Diba? Noon pa man, sinabihan ka niya, huwag na daw ito. Kasi nakapagtapos ka naman, ate. Diba? At nung nag-abroad ka, tinago mo na nagkaroon kayo ng relasyon ni Kuya Fer na naging bayaw ko ngayon, naging partner mo ngayon. Nais ko lang itanong na paano mo ipapangaral kay Phronix, sa cute kong pamangkin, na maging masunurin sa magulang kung ikaw minsan sa iyong buhay ay naging pasaway din sa ating mga magulang, lalo na kay mama. Paano? Bunso,
alam ko na hindi ako naging perpektong ate. Hindi ako naging perpektong anak sa mga magulang natin. Pero hindi yun hadlang para maging mabuting ina ko sa anak ko. At hindi rin yun hadlang para maging mabuting asawa ako. Susuportahan ko si Phronix sa abot ang makakaya ko. Hanggat kaya ko, susuportahan namin siyang mag-asawa. At alam ko nandyan ka din, pati sila mama na nakasuporta sa atin, lalo na kay Phronix. At alam ko nagkamali ako noon, pero hindi ko bibiguin yung anak ko na magagaya siya sa akin. Papakita ko na hindi porket marami ako nagawang mali noon, eh hindi na ako pwedeng tumayo ngayon. Adya! Inay! Thank you! Adya, adya. Pero paano mo ituturo sa anak mo na dapat sumunod ka sa mga magulang? Siyempre, Meme, uunahin ko po muna ipaliwanag sa kanya na hindi po ako perpektong ina. Papaliwanag ko po sa kanya, Meme, na ito po, ito yung buhay ko noon. Ito ako. At ito rin ako ngayon, anak. Papakita ko po sa kanya na dapat matuto ka sa akin na hindi dapat susundin mo yung ginagawa ko na naging pasaway akong anak para hindi ka matulad sa nangyari sa akin ngayon. Saka para hindi din po matulad sa dati na ang tagal po namin hindi nagkausap ng mama ko. I-share mo sa kanya yung learnings mo dun sa mga nakaraang, yung mga karanasan mo. Maraming salamat. Ang ganda-ganda mo magsalita, James Earl. Sabi ni Kim, ano yan? Student Council President. Student Council ka. Valedictorian po. Oh, di ba valedictorian? Ang ganda mong magsalita, matatas. Naku, salamat. Nakita ko po kanina si Ate Kim, kumaway po ako. Napakaganda po. Kayo din po. Maraming salamat. Yun ang pinakamaganda mong talent. Marunong kong tumingin ng ganda. Thank you very much. Pwede na po bang pang-PBB po? Kahit tagawalis lang po ng confession room. Meron. Maganda ang grade dito sa humanities kasi may appreciation sa beauty. Maraming salamat, James Earl Elopre. At yan ang kanyang kasagutan, Reynani number 3, Jeline Elopre. Liliwanag na ang entablado para sa pinakamagagandang babae sa balat ng lupa. Ang ating mga ulirang ina ay sasalang na sa ating palasyo. Ito ang Reyna ng Tahanan.